Praise the Lord. Hallelujah. Ang mataas na papuri, pasasalamat, pagluluwalhati at pagdadakila ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na bilabid Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. At sa patuloy na pag-alala, sa turot aral na ating Assistant Bilabid Pastor, Bilabid Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang mga bilabid children at sa inyong mga minamahal, magandang hapon po sa inyo lahat at Merry Christmas po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal, Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa isang taon po na pag-iingat niya sa amin, sa aking pamilya, maraming salamat sa ating pinakamamahal, Panginoong Jesus. Akin lang po sariwain, mga minamahal, nung ako po ay tinawag ng ating pinakamamahal ng Panginoong Jesus taong 2020, mga minamahal, sa kasagsagan po ng COVID, mga minamahal, diyan po mga minamahal, ako po ay isa po sa tinamaan sa sakit na yan, sa virus na yan, mga minamahal. Sa madalit sabi, ako po ay nagising isang araw, mga minamahal, nahirap po ako huminga, mga minamahal, naninikip ang aking dibdib na parang may dumadagan, ang aking lalamunan na napakasakit. Masakit din po ang aking ulo at ako po ay lilalagnat, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, hindi naman po alam ng aking bilabid san na ako ay may ganun. Sa amin pong lugar, lilima lang po sila, mga minamahal, ng panahon na yon ang nasa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po na nagpupuri sila sa kabilang bahay, tapos lilipat sa bahay namin, mga minamahal. Andiyan mga minamahal, nung umagang yun nga, nang umakyat po sila, sabi po sa akin ng aking bilabid san na, pa, makikinig po kami ng preaching ng ating minamahal na ginagalang na pastor. Makinig ka po pa, kasi sa bandang huli po, may mas hiling po doon. Pwede mo po hilingin sa mahal pa yun kung ano po ang mga problema mo, kung may naramdaman ka sa katawan, sabi po ng aking bilabid san. Pero hindi po niya alam mga minamahal, ng time na yun, ako po ay lumaranas po ng hirap sa paghinga sa umagang yun. Noon po nag-umpisa na po sila, mga minamahal, nakinig sila hanggang sa natapos sa madalit. Sabi, mga minamahal, sa bandang huli nga, na sabi nga doon na magsisi ka, hingi mo ng tawad ang iyong mga kasalanan. Mga minamahal, naisip ko po, bakit hindi ako sasabay? Wala naman po mawawala sa akin. Pero siyempre, nandun po yung pride po, mga minamahal, bilang sanlibutan. Nakaupo lang po ako sa lamesa, bumaba po ako sa agda, nakapo sa lamesa. Sinunod ko lang po ang sinabi ng aking anak, nagsisi. Sa madalit sabi, mga minamahal, talagang instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Marami pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pasasalamatan ko rin po, mga minamahal. Kasi po, nung panahon pong yun, ang lugar po namin, mga minamahal, puro pong sugalan. Sa harap po ng bahay namin, sugalan. Ang iyong bangabang lingkod po, mga minamahal, isa pong mananari sa Bungero, mga minamahal. Sa lugar po namin, ako po ay nagpapasugal doon, magdamagan, tapos kinabukasan ulit, magdamag ulit, subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Isang araw po, dinala po ang kanyang salita doon sa lugar namin, sa habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Marami po mga kabataan po doon na naligaw na ng landas na nagbalik po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! At sa kahabagan naman ng mahal po noon, hindi mo po karapat-dapat, nagkaroon po ng Bible study sa lugar namin, mga minamahal, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minahal, pasasalamatan ko rin, mga minamahal, nakaraang buwan lang po, mga minamahal. Ako po'y nakasalang po yung washing sa paglilaba, mga minamahal. Tapos, kailangan ko pong, nung natapos na po yun, inalis ko po yung saksakan ng washing sa saksakan. Ngayon mga minamahal, balak ko po alisin yung saksakan na yon sa ililipat ko po sa isang sa kabilang linya para po doon sa ref. Andiyan mo mga minamahal, binuksan ko po, walang pong alinlangan, binuksan ko po yung saksakan na yan. Tapos mga minamahal, nabuksan ko na po ang takip, hinawakan ko po yung saksakan na yan, tinakpan ko ng aking kamay, tsaka ko po tinanggal yung tornilyo po sa loob ng saksakan na yan. Hanggang sa hindi ko na po namalayan, nakalas ko na po yung maliliit na tornilyo na nakapulupot po yung kuryente na dalawa na live po. Saka ko lang po naalala na napasigaw, napasabi na lang po ako sarili ng Hallelujah, praise the Lord. Nung aking pong takbuhin sa likod ng pintuan ng saksakan, nakasaksak pa po ang plug na yun, mga minamahal, subalit ang himala ng malpinoon. Hawak-hawak ko po yun, diniinan ko sa aking kamay, hinawakan ko po yung dalawang tornilyo na nakapulupot yung wire. Hindi po ako nakuryente, mga minamahal. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya sabi ko po sa aking beloved wife, pag-uwi po, pagsundo ko po sa kanya, sabi ko, ma, alam mo ba ang himala ng malpinoon sa buhay ko ngayon, araw na to? Siguro ko, kung wala tayo sa mahal na Panginoon, siguro ko,
hindi na siguro niyo ako mabutan ng buhay. Sigurado, tustado na po ako dahil hinahawak-hawak ko po ang kuryente po, sabi ko sa aking beloved wife. Sabi ko, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon kasi kung hindi natin nakilala ang mahal Panginoon, sigurado, wala na. Talagang tustado na po yung abang lingkod. At akin po pinasasalamatan mga minamahal. Nakaraang Biyernes lang po mga minamahal. Ako po'y dumago sa trabaho ng aking beloved daughter. At pagdating ko po doon, pauwi na po kami sa may tapat po ng Quiapo, sa may simbahan po. Diyan po mga minamahal na nabundol po kami, binundol po kami, hindi ko po akalain, binundol po kami ng isang kotse po sa likuran ng aking motor. Bagamat nakapag-preen ako, pero tumilapong pa rin po yung motor po namin, single motor po, tumilapong pa po. Sa lakas po ng impact po, tumama po ako sa isang motor na Inmax. Doon po ako bumangga sa Inmax dahil sa lakas ng impact. Ang himala po ng mahal pa noon, mga minamahal, pagbaba ko po, tiningnan ko po yung aking motor, na isang gasgas po, isang basag, wala po nangyari, mga minamahal. At ang ano pa po doon, yung nasagi ko pa po ng motor kung saan ako tinapon, yung po ang nagkaroon po ng gasgas, subalit ang aking motor, wala po, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Pasasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Akin lang po balikan nung time po sa lugar po ng aking kapatid, bagamat hindi pa po nakakilala ng aking mahal na kapatid na babae po, nagkaroon po ng sunog sa lugar nila. Kung akin lang po balikan nung time na yon, anniversary po ng Bible study, nakiusap po kami doon na sa lugar nila, kasi malawak po ang lugar nila, nakiusap po kami na magsasagawa po ng Bible study. Doon po namin isasagawa yung anniversary ng Bible study. Pumayag po yung homeowner doon, mga minamahal. Subalit, sabi nila, lakarin nyo raw yung mga papeles. Nilakad po namin, nilakad po ng grupo ng prison ministry. Andiyan po nga mga minamahal, natapos na po ang mga papeles namin, dinala namin sa barangay. Tapos pagbalik po namin sa lugar nila, tinanggi po nila, nasabi nila, hindi po sila nagpapasok ng kung sino-sinong mga tao. Ayaw, tinanggihan po nila, mga minamahal, ang gawain ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At lumipas po ang 5 buwan, mga minamahal. Hindi man po natin nais na mangyari sa kanila, subalit nagkaroon po ng sunog sa lugar nila, mga minamahal. Halos po naubos po ang kanilang bahay doon. Ang bahay po ng aking kapatid, nang nalaman po namin, alas 10 na madaling araw, nagkaroon ng pagsabog sa lugar nila. Ang lugar po kung saan nandun yung aking kapatid na babae, sabi po namin, mahal pa noon, nalangin kami sa mahal pa noon, humingi kami ng habag, pag-ingatan niyo po ang aking kapatid, ang aking mga pamangkin doon, nandun po sila. Sa habag at awa ng ating pinakamamahal na Jesus, halos maubos po ang mga bahay doon. Naiwan po ang bahay po ng aking kapatid. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord.